Welcome to Mambangnan Elementary School. Handa ka na ba para sa ating limited face-to-face classes? Narito ang ilan mga dapat gawin at sundin sa pagsisimula ng ating limited face-to-face classes. Upang mapabilang ang inyong mga anak sa limited face-to-face, kailangan puna ng tagapangalaga o magulang ang mga hinihingi impormasyon at lagdaan ang parent consent. Ang mga sumusunod ang ilan sa mga kailangang ihanda ng ating mga mag-aral para sa kanilang kaligtasan: face mask, face shield, at hygiene kit. Narito naman ang mga dapat sundin pagpasok sa paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng bawat guro at mag-aral. Ang unang hakbang, pumunta sa draft point area para sa temperature check. Isulat ang naitalang temperatura sa inyong health declaration form. Tungo sa washing area upang hugasan ang ating mga kamay. Ikalawang hakbang, pumasok sa inyong silid-aralan at ihulog ang health declaration sa kahon. Sundin ang mga panuto o direksyon na makikita sa silid-aralan. Ang ikatlong hakbang, umupo sa itinalagang upuan ng inyong guro. Makinig sa anumang sasabihin o tagubilin ng inyong guro, lalo na sa panahon ng pag-aaral. Ang ikaapat na hakbang, sa pagtatapos ng klase, sundin ang direksyon palabas ng inyong silid-aralan. Saan naghihintay ang sasakyan ng inyong sundo. Magandang umaga sa ating lahat. Sa pagkakaroon natin ng implementasyon ng limited face-to-face, kinakailangan ng mga mag-aaral ang mga sumusunod. Ito ay ang hygiene kit. Ano ba ang nilalaman ng ating hygiene kit? Una, kailangan ng mag-aaral ng alcohol para masanitize nila ang kanilang hands. Pangalawa, soap for usual hand washing. Then, toothpaste and toothbrush. Extra face mask. Towel. Mahalaga rin na magkaroon ang bawat silid-aralan ng thermal scanner upang masukat ang temperatura ng bawat mag-aaral na pasok upang makitala ito sa bathroom temperature.
pag-aaral po ng grade 3 nara ay i-check po muli ang kanilang body temperature. Kung pagkakaluban po tayo ni Ma'am Amy ng titigisa po nga scanner po. And then, i-check po din natin ang kanilang QR code bago po pumasok sa kanilang silid-aralan. Ito po Ma'am ang ating contact tracing. Dito po natin ilalagay ang kanilang mga temperature po na kanilang chinek po natin. Ito po ang nag-ini po pong flow. Sapagkat po, halimbawa po Ma'am, dito po nakaupo si number ganito, ganyan. Para po hindi na po siya umikot doon, dito na po sa dalaan para po may exit na po siya. And then po, isiguraduhin po natin sa pasimula po ng ating limited face-to-face class, sisiguraduhin po natin na i-explain po natin na maayos sa mga estudyante ang new normal classroom rules po natin. And then, kung may nakikita nyo po ay nandito po ang tray. Para saan po ang tray na ito? Dito po ang lagayan po nila ng hygiene kit dahil ang bawat mag-aaral po ay kailangan po ang meron silang hygiene kit. And then, dito din po nila ilalagay ang kanilang nagamit na mobile. Tapos, meron po din ako dito ang isolation area. Kapag po halimbawa ang mga mag-aaral po, ang isa pong mag-aaral ay nagkaroon po ng sipon o umilang na po, dito po natin siya ilalagay. And then, meron po din tayo dito ng washing area. Kung saan po yung binigay po ng desk bed ay makikita po natin ito na. Meron po yung tubig. Saan po naman ma'am, dito po sa may CR, wala po siyang anuman tubig, kumbaga yung drip po niya, hindi po ayos. Kaya po mag-iipid po ako lagi. At ang paggamit po ng CR ay isang bata lang po muna. And then po ang aking weekly home learning plan tsaka po yung DLL. At po ang ating health declaration form. Classroom daily monitoring tool for COVID po. And then sa table po ng teachers, kailangan po tayo meron a disposable mask. Meron po tayong face shield po, tsaka po meron tayong gloves. Sanitize po muna sila. Lalo na ba?
The entrance and exit po. So, and then may naredy din po ako dito ng self-isolation quarantine area. Wow! And yung mga new class, ano? Normal classroom rules. Washing station namin. With the, ano ba to? Antibacterial hand soap. May commercial. Kaya. Tapos, yung lagay ng mga modules. And then dapat yung PCR, ano lang, one person at a time.